magkano magagastos sa server ng DCS? Ayun. Pwede ba palitan ng AMD ng Intel pag ganun pa rin yung motherboard? Ay, hindi. Magkano po price ng GTX 1050 yung ngayon, boss? Okay. Kailan kayo upgrade PC, boss? Saka ano specs balak nyo? Kung gusto niyo magpa-shoutout mga Karibil, ito ako meet nyo, pa-shoutout Karibil at si Jomel Castulo. Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel, nandyan sa baba yung link. At please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko, nandyan din sa baba yung link, lalo na sa TikTok ko, yun lang, thank you. Oh yeah! What's up kung sa mga Karibil, Jomel Castulo here. Ang may pinakamalas na pwesta sa buong Kalawakan, bate. At yun na nga, gagawin natin, nasa Karibil question. Kaya kung meron kayo tanong, gagawin namin ng ganitong video. Gawin na natin yan, nasa Karibil question. Let's go! At yun na nga ng mga Karibil, ito na. Si Karibil Strawberry, kailan kayo upgrade PC, boss? Tsaka, ano yung specs balak ninyo? Okay, kailan kami mag-upgrade? Hindi ko alam. Pag nakaipon siguro. Pero balak namin na specs. Ryzen 5. Yung may built-in. 5600G or 4650G ba yun? Basta yung ano, may built-in na. Para kahit hindi na bumili ng separate na GTX 1050 Ti na naihiyan ng dagano. Para pag nasira yan, huwag naman sana, pero sira na yan. May built-in yung Ryzen 5. Diba? Yun yung balak namin, Ryzen 5 na may built-in na video card o GPU. Okay, pero kung kailan mag-upgrade, hindi pa alam eh. Siguro nakaipon. Yun. Okay? Yan! At yun na nga ng mga Karibit, speaking of GTX 1050 Ti, na naihiyan ng daga mga Karibit at no power, si Karibil Earth Paul. Magkano po price ng GTX 1050 Ti ngayon, boss? Okay, kung niya boss at tangin sa akin ha, Karibil Jomel Castulo na lang. Okay? Please. Kung magkano GTX 1050 Ti ngayon, hindi ako updated sa price kasi hindi ako bumibili ngayon. Pero bili namin dito dati, GTX 1050 Ti na naihiyan ng daga ay 7,500. Tapos nung lumakas yung mining, naging 10,000 to. Naging 15,000 pa nga, no? Pero ngayon, bumaba na ulit siya yung price niya. Mga 7,500 ata, mga Karibil, no? Yun. Pwede nyo naman search sa Shopee or meron naman Shopee. Pero tingnan nyo yung EasyPC. May online sila, mga Karibil. Okay, tapos eto, bili nga namin dati ay 7,500. Mga Karibil. Pero ngayon, not sure eh. Pero siguro, mga ganun din. Mga 7,500 G-range niya. Pero nung last kami tumingin, 10,000 eh, no? Medyo matagal na ba yun last year? 10,000. Pero ngayon siguro bumaba, mga 7,500 mga Karibil. Okay? Diyan! At yun na nga ng mga Karibil. Si Karibil, JIP. Pwede ba palitan ng AMD ng Intel? Pag ganun pa rin yung motherboard. Okay, mga Karibil. AMD, Intel, magkaiba motherboard niyan. Kaya kung papalitan mo ang Intel ng AMD na processor, ay hindi pwede. Kasi magkaiba sila ng motherboard or socket or kabitan ng motherboard. Kasi AMD tsaka Intel, may ano yan, may socket sila, no? May compatible lang na motherboard sila na pwedeng saksakan. Kaya kung papalitan mo ng AMD yung Intel mo na pares yung board, hindi pwede, okay? Kasi may kanya-kanya silang motherboard eh. Karibil yung AMD Intel. Magkaiba sila ng socket, Karibil. Okay? Yan. At yun na nga ng mga Karibil. Ito, magandang tanong. Karibil Bonifacio. Sir, magkano mag-gasto sa server ng diskless setup? Thanks, okay? Pakita ko mo na yun sa atin, no? Ngayon, tignan mo dito. Yung server, diskless server natin. Ito yung display server namin. Yung processor niya, Intel G3258, dalawang 8GB na RAM na Kingston, dalawang SSD, 1TB WD Black, power, 2-rated na power supply, dapat, no, mga Karibil. Tapos, ano ito. Ano ba, generic lang yan? 2-rated na. Tapos ito, tag dito, UPS yan. Okay. So, atas. Okay.
Okay, mga kalbil, no, kung magkano magagastos sa this list server setup, depende yan kung, kung ilan yung PC client mo. Katulad sa amin, nasa 20 na PC client unit dati, no? Okay, ang ginastos ko, so, 2 rated na power supply, 2,000. Kuha kayong calculator. Tapos, SSD dalawa, magkano ba dati yan? 1, 2, 5 ata eh. 2.5 isa? Oo, so 5 plus 2, 7. 1 tera WD block. 2K. 4K. Dati, dati na yun. 11. 4K ba? O 3K. 3K, 10. 11. 10K. Tapos casing generic lang eh. 1K. 11K. Mm-hmm. Tapos, processor, Intel G3258. Ang ganun ba yun? 3,000? Sabi na natin. Kumura lang naman kasi yun eh. 14. Tapos, motherboard, mura lang yung mga 3.5, 17.5. Tapos, 8GB na Kingston, dalawa, stick. Kano ba isang stick nun? Ang 2.5 eh, sa 5. Magkano na? 17.500. 22.5. Ito, ano lang to estimate? Yun yung business server namin, 22.5. Dati pa yun. Dati pa yun. 2013 na ata kami nag... Ay, hindi. 2015 na ata kami nag-business. Okay. So, Karibil, hindi na kailangan ng video card sa business server. Ang kailangan lang, medyo malakas yung proseso niya. Siyempre, kasi sinusuporta niya yung mga PC client. Siyempre, nagpa-process. Kailangan ang proseso medyo malakas. Pero hindi ganun malakas. Pero kailangan malakas pag maraming PC client. Tapos yung RAM din, kailangan din mataas. Kasi siyempre, kumukuha lahat ng PC client sa kanya eh. So, kailangan niya malakas na din na RAM. Tapos SSD, kailangan para mabilis. Diba yung pagbigay ng image. Right back, yan. Tapos sa game disk, kailangan mabilis din. Hindi ordinary yung HDD lang, no? WD block yun, 6GB yung speed. Yan. Pero ngayon, lahat ng hard disk bago, ano eh, 6GB na rin yung speed. Tapos, UPS, bakit kailangan ng UPS? Siyempre, pag nag-brown out, kailangan ma-proper shutdown mo pa. Eh, yung UPS, pag alam nyo na, pag nag-brown out, may battery yun, pwede mo pa ma-proper shutdown yung business server mo, okay? So, mga magkano magagastos mo dyan, Terrybill, depende sa PC client mo, no? Pero kung mga 20 na PC client mo na unit, 30,000 handa ka, Karibil, okay? Siguro, Intel G4560 na processor pwede. Intel ang piliin mo, ha? Kasi malamig ang Intel kaysa sa AMD. Tapos, Intel na processor, siguro i3 pwede na. Motherboard, pinaka-cheapest. Depende sa'yo kung ano yung motherboard na gusto mo. Pero pinaka-cheapest, pwede na eh. Pero depende sa RAM na nalagay mo, ilang slot. Tapos, 16GB. Na RAM, pwede na. Kingston, Pure Beast, yan. Tapos SSD, dalawa. Kasi ano yun eh, kapit na, tatlo. Pero pwede na lang dalawa kasi yung 120GB, hatiin mo na lang. Ay, hindi, 240 na. Para sa OS na server at image. Tapos right back solo, 240GB, dalawang SSD. Sa akin, dalawang 120 lang. Tapos yung game disk, ikaw na bahala kung malaki. Sa akin, 1TB lang. Mas maganda kung mas malaki yung game disk mo para marami kang games na may lagay. Okay, tapos, pa ba? Ayun, 2 rated na power supply dapat. Alam mo naman bakit. Kasi tatlo yung hard drive niya. Siyempre, pagka generic lang ginamit mo, naku po. Pwede po. Ang isang hard drive na pumalya dyan, naku, diskless yari mo. Diskless setup mo, yari mo. Kasi hindi mabasa isang disk dyan. Yari yung, alam mo, diskless server. Yari rin yung PC client mo. Tapos, yun na, Karibil. Siyempre, Cat 6 kailangan mo, gigabit na LAN cable. Sama yun, Karibil. Tapos, mas maganda na casing, mas maganda, malaki. Para yung ventilation niya maganda. So, mga, depende sa ano ha, depende sa specs. Pero yun ang sinabi ng specs, mga 30,000, Karibil. Ang pwede mong ano, magastos sa business server setup, pero depende pa rin yan kung ilan yung PC client mo. Kasi kung konti lang naman, pwedeng medyo mababa lang na business server na specs. Pero kung marami kang ano,
PC client, katulad mo sa kaibigan ko, 100 PC na unit, nakpo. Intel Core i7 yung inano niya, 64 yung memory. Grabe, puro SSD, pati game disk, SSD. Tapos, malaki yung ano niya, casing. Siyempre, kailangan ventilation. Okay, depende yung ano ha, yung specs ng disk receiver mo sa mga PC, kung ilan yung PC client mo. Pero sa akin, mga 20 plus mga ganun. Ikaw, mga 30K magastos mo. Depende pa rin niya kung ilan yung PC client mo, Carbill. Okay, yan! Ito yung ano, mga Carbill recap. Una. Ito? Ayan, oh, yan. Kailan kayo upgrade PC boss, saka ano, specs balak nyo? Okay, hindi namin alam kailan kayo mag-upgrade pag siguro, pag naka-iPhone. Pero balak namin, Ryzen 5. 5600G o 4650G. Mas maganda yung 4650G kasi mas mura siya sa 5600G. Pero same, halos same specs lang kami. Okay, Ryzen 5 ang balak namin. Pero yung kung kailan kami mag-upgrade, hindi ko alam. Pag na-iPhone, next. Re-recap natin, mga kalibin. Re-recap. Oh, next. Magkano po price ng GTX 1050 Ti ngayon, boss? Okay, so, bili namin dun, sa GTX 1050 Ti namin, naihiyan ng daga. 7,500. Bili namin. Pero ngayon, di ko alam yung actual price. Pero nagtanong kami, 10,000. Last year pa rin. Yun. Tumaas? Dati, tumaas kasi nag-ano yung mining eh. Pero kailangan ng mga GPU nag-short ng ano, ng supply. Alam niyo mga, pag nag-short ng supply, mas mahal yung ano, yung parts. Ngayon, di ko ano, pero mga 7,500 ka rin. Okay, next. Wake up tayo mga Carbill. Pwede ba palitan ng AMD ng Intel pag ganun pa rin yung motherboard? Ay hindi, hindi pwede palitan Carbill. Kasi ang AMD Intel, magkaiba sila ng motherboard or socket. Kaya kung papalitan mo ng AMD yung Intel mo at paresong board, hindi pwede. Okay. Sir, magkano magagastos sa server ng dito? Ayun, mga 30,000 Carbill. Pero depende yan kung ilan yung PC client mo Carbill. Okay, so yun lang mga Carbill. Yun muna sasagutin natin mga sa Carbill question. Kung meron kayong tanong, comment ko lang yan. Gagawa namin itong video. At kung meron kayong vlog suggestion at request, comment ko na rin yan para magawa namin nagadagad. Kahit ano pa yan, gagawin namin yan. Di ba? Oo. Basta kaya namin. Okay, so hanggang dito lang mga Carbill. Sana katulog itong video na ito. Sana gusto nyo din. Please like, comment, please share, please subscribe. And click na rin yung bell button kami. Ha! Para update kayo pang may bagong upload tayong video. Gusto mo yung mga Carbill. Salamat sa panonood talaga. God blessing at boss ulit. Bye. Oy! Bawang ng headset!